Dalawang malalaking aswang ang nasa harap ni Dudong na alinmang oras ay nakahanda na siyang sugurin. Ang katawan noon ay anyo lamang ng katulad ng sa tao. Gayunpaman ay di hamak na mas malaki kesa sa ordinaryong anyo. Napupuno rin ng maiitim at makakapal na balahibo sa katawan ang mga yun. Patungo sa mukha ng mga itong may mahahabang nguso na katulad ng sa paniki. Nakausad at naglalabasan din ang mga matutulis na ngipin ng mga yun na dinadaluyan ng naglalapot at tumutulong laway. Isa laban sa dalawa? Parang lugi naman ako niyan ah. Sambit ni Dudong na halatang niyayabangan lang naman ang dalawang aswang na nasa harapan niya. Masyadong tiwala si Dudong sa tangan niyang anting-anting at sa bisa nito. Sisiw lang para sa kanya ang dalawang ordinaryong aswang o kahit umabot pa ng 10 ang bilang ng mga yun. Sa kabila ng pagngisi ni Dudong ay nagsaan yung malaking itim na aso ang isa sa mga aswang na nasa harapan niya. Mabilis yung tumakbo at sumuot sa parte ng kasukalan kung saan may malalago at makakapal na dahon at halaman. Oh, mukhang natakot ang kasama mo. Iniwan ka na eh. Pangaasar pa ni Dudong sa natitirang aswang na nasa harapan niya. Galit na umangil naman ang aswang na pagdakay tumuwad sa lupa at nagsaanyo na ring malaking itim na aso. Mabilis nitong sinugod si Dudong. Dinamba siya ng aswang na halatang ang pinupuntirya nito ay ang kanyang leeg. Pero napakadali lang para kay Dudong na sa lagi ng bawat pagsugod at tangkang pagsakmal sa kanya ng aswang. Pasipol-sipol pa siya at gustong ipabatid sa aswang na baliwala ang bawat pagsugod na ginagawa nito sa kanya. Tumigil sa pagsugod ang aswang. Umatras ito mula kay Dudong at nagbalik sa anyo ng pagiging tao na may pangit na pagmumuka. Oh, ano? Lalabanan mo ba ako sa anyong yan? Di ka nga umubra sa anyo bilang... Hindi na naituloy ni Dudong ang sasabihin nang biglang maramdaman niya ang pagyakap ng isang nilalang sa kanya mula sa kanyang likuran. Ang isang aswang na inakala niyang umatras sa laban ay umikot lang pala ng pagkalayo-layo nang sa gayon ay makasugod ito sa kanyang likuran sa tamang pagkakataon na hindi niya nararamdaman. Nagpumilit magpumiglas si Dudong, subalit napakalakas ng aswang na nakayakap sa kanya. Kitang-kita niya rin sa kanyang harapan na bumalik na ulit sa anyong malaking aso ang isa sa mga aswang. Naghahanda na itong sumugod para sunggaban siya. Wala na siyang ibang magagawa, kundi gamiting ang anting-anting ng sirena. Umusal ng dasal si Dudong at sa isang iglap ay nabasa ang kanyang buong katawan ng tubig dagat. Animoy pawis na pawis si Dudong dahil nabasa na rin ang mga kasuotan nito. Dahil sa tubig dagat na lumalabas sa kanyang balat, ay napaso ang aswang na nakayakap sa kanya. Hindi maipinta ang napakapangit nitong muka dahil sa sakit na dulot ng pagkakapaso. Nang lumuwag ang pagkakayakap ng aswang, ay mabilis na umupo si Dudong. Hinarap ang aswang at binigyan ito ng malakas na suntok sa sikmura. Sinundan pa yun ng isang malakas na suntok sa mukha na ikinatumba nito. Bakas naman sa sikmura at pagmumukha ng nakabulagtang aswang ang sugat na sanhi ng pagkakasunog dahil sa tubig dagat na pumapalibot sa kamao ni Dudong. Nang harapin niyang muli ang natitirang aswang ay kitang-kita niyang patalikod na ito para tumakas. Napakabilis nitong tumakbo at sumuot sa kasukalan. Akmang hahabulin nito ang aswang, subalit narinig niya ang boses na nanggagaling sa isang matandang nagtatago lang sa likod ng isang malaking puno. Tama na yan. Hindi mo na yun maaabutan.
Hayaan mo nang si JM ang humabol doon at pumaslang. Hindi makakaligtas ang aswang na yon. Tanga ni JM ang mutya ng kidlat. Natatawa pang sambit ni Manong Alan habang papalapit kay Dudong. Bakit kasi ganitong uri pa ng anting-anting ang napunta sa akin eh? Nakakasunog nga ng aswang. Hindi ko naman mahabol ang mabibilis magsipagtakbo. Naiinis na sambit ni Dudong habang tinitignan ng kamaong nababasa ng tubig dagat. Huwag mong ikalungkot ang bagay na yan, Dudong. Tandaan mong may kanya-kanyang kalakasan ang bawat anting-anting na tanga ninyong lima. Maaaring mas malakas ang tangan mong anting-anting kesa sa tangan ng apat. Maaari din namang mas malakas ang tangan-tangan ng apat kesa sa tangan mo. Nakadepende yan sa kinalalagakan mong sitwasyon. Paliwanag ng matanda na kumupkup sa kanila at itinuturing na nilang ama. Naiintindihan ko po, tay. Pagsang-ayon ni Dudong at mabilis nang naglakad ang dalawa patungo sa tinutuluyang kubo ng mga ito. Hayaan mo at pagbalik ni JM ay may dala na iyong isang buong usa na gagawin nating hapunan. Dugtong pa ng matanda para pag-aani ng loob ng anak-anakan. Si Mang Alan ay isang magaling na mangangaso. Napakabuti nito at patas sa lahat. Kumalat din ang pangalan nito sa kapatagan bilang isang malakas na antingero. Madalas ay inuupahan siya ng mga tao para lumaban sa mga aswang, manlalason, mangkukulam o kahit anong nilalang na gumagawa ng hindi maganda sa kapwa. Hindi naman tinatanggap ni Mang Alan ang ibinibigay sa kanyang kabayaran, bagkus ay humihingi lamang ito ng bigas at isang pirasong manok o gulay kapalit ng serbisyo nito. Sa edad na 70 ni Mang Alan ay maganda pa rin ang pangangatawan nito. Makisig pa rin kung tumindig kahit kakikitaan na ng kulubot sa kanyang muka at sa balat. Hindi na rin siya masyadong lumalaban sa masasamang nilalang. Bagkus ay ipinapaubaya niya na lang ang pakikipaglaban sa kanyang limang anak-anakan. Mula pagkabata ay kinupkup niya na ang mga yun sa kadahilan ng lubos na iyong mga ulila. Pinalaki niyang mabubuti ang lima at banat na banat sa gawaing bukid at pangangaso. Ngayon ngang mga ganap ng binata ang lima ay hinahayaan niya na rin itong lumaban at pumaslang ng mga masasamang nilalang. Kampante naman si Mang Alan dahil bawat isa sa kanyang anak-anakan ay nagtataglay at nagtatangan ng anting-anting at mutya. Si Dudong na nagtataglay ng anting-anting ng sirena. Si JM na nagtatangan ng mutya ng kidlat. Si Dan na nangangalaga ng mutya ng kampana. Si Jolly na nabiyayaan ng anting-anting ng bao ng nyog. At si Roji na nakatagpo ng mutya ng lawin. Bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng anting-anting na maaari nilang gamitin para mas mapalakas pa ang pisikal at mental na abilidad ng bawat isa. Isa lang ang batas na pinapairal ni Mang Alan, na sa kahit anong panahon at pagkakataon ay huwag na huwag gagamitin ang kanilang tangan sa kasamaan. Bumalik nga sa kubo si JM, dala-dala ang isang usa na kanila namang niluto at pinagsaluhan. Habang masayang kumakain sa hapag si Mang Alan at ang mga anak-anakan nito, ay isang humihingal na lalaki ang dumating. Sapu-sapu pa nito ang dibdib habang iwiniwika ang balita. Mang Alan, tulungan niyo po kami. Yung bangkay po ng misis ni Kapitan, nawawala. Tinangay po ng balbal. Sambit ng humihingal na lalaki sa kabila ng kinakabos nitong hininga. Tila hindi naman natinag si Mang Alan dahil sa narinig na balita. Sa halip ay nagbigay ito ng uutusan sa dalawa sa mga anak-anakan nito. Jolly, Roji,
hanapin nyo ang balbal at paslangin. Yung bangkay naman ay ibalik nyo kay kapitan.